Okay, tapos nang bumili ng pasalubong. Uwi na. As usual, breakfast ride sa Tagaytay. Pero ibang ruta naman, hindi doon sa usual namin dinadaanan, which is yung sa Payapa. So doon kami dadaan sa may saan nga ba yun? I'm not sure kung Laurel siya or Talisay, pero ang pag-ahon namin doon sa famous na mga nagbabike, yung maraming twisties na magandang view, tapos ang pag-akyat mo doon kasi may rotonda ng papuntang Silang. Doon yung akyat namin. Ayan, may kasama kami sa harap, yung rider na yan. Ayan, kasama namin yan. Tapos sa likod, may dalawang NMAX. Tsaka isang click 125. So, as usual, medyo struggling tayo humabol. Pag umo-overtake full throttle, tapos 70 na dahan-dahan tumataas. Comedy. Kanina pa kami walwal tumakbo, pagluwag. Tapos mamaya, puro banking naman. Todo piga, 80. Pero paaho naman yun. Ayan, medyo ramdam mo na yung atungan ng makina sa bandang 80. So yun, up to mga bandang 70, okay pa. Medyo mapino pa siya. Pagdating mo ng 80, ayan, ramdam mo na bumabibrate na may atungan na yung makina. And pansin ko, sa ganung speed, yan, medyo malakas siya sa gas. Okay, so nasa may Lemery na kami. Bali ang ruta namin, Lemery, tapos kanan ng Agoncillo. Ayan, sa mga nagdududa pa rin kung kaya ba ng Dio. Kaya, kahit walwal. Bumangking dito. Masarap sana bumangking, kaso ano eh, yung kasada maano eh, mabuhangin eh. Kaya agaya nyan, diretso ka sa kawayanan dyan. Pag nagkamali ka dyan. At agapang na. Gapang.
Ala na, hindi na umakyat. Hindi na umakyat ng 30. Ayun, napakatarik nun. Tapos ang aba ng ahon. Walang buwelo. Hirap lang. Struggling siya. 30 lang talaga yung ahon niya. Laurel! Yahoo! Malapit na. Sampaloc, Laurel. So, banda dito may kakaliwaan kami. Jorge Vargas Memorial Elementary School. Kita mo yung matarik na ahon kanina? 30 lang eh, dadaan na. Ayaw na eh. Ang tarik pa naman dito. Tingnan natin kung kayang ibangking. Pero mas priority kung makaahon kaysa bumangki. Ito yung sa may Sampaloc. Iba pa po ito doon sa may Sungay. Kilala papuntang Tagaytay. Iba pa po ito. Pero kung manggagaling kayo ng bandang Tanawan, lampas lang ng konti ito. Doon sa usual na kinakananan nyo kapag aakit kayo ng Sungay. Kahit gusto kong bilisan, wala ibigay. Dapat palang ginamit ko yung 2-stroke. Mas malakas sa ahon yun eh. Ayan, 40 lang. Kahit bombahin, wala eh. Delikado, pag nag-overshoot ka dyan, madulas yan. Mas masarap talaga dito yung 2-stroke ko. Kasi mas may torque yon, tapos sa mas may clean wheelbase, mas masarap i-banking yon. Konting lumot, delikado.
maganda ng twisties dito. Masarap bumangking kaso, hindi maganda yung kondisyon ng kalye. Medyo basa, may lumot, may mga debris. So, maganda in the sense na, since wala kang masyadong dumadaan dito, wala kang makakasalubong. Wala kang kasalubong masyado eh. Ang problema yung kalye, ano, hindi ganun ka-favorable para magbanking ka. Kasi yan, medyo mossy. Mossy yung lugar, yan, basa. Tapos may mga debris sa gilid. So, mag-overshoot ka ng konti, madaanan mo yung debris, wala, semplang ka. Pero man, grabe. Ganda nito. Mga yun. Ang dami nakabike oh. Ang ganda dito. Malamig, mapuno. Ang ganda ng twisties. The best. Tagal mga kasama ko, una na ako. Rotonda na nga. Ayos, parang walang checkpoint.
Sarado. Sa kabila. Sarado ang usual naming kainan. Hanap-hanap sa iba. So, sabi nitong ibang mga riders itong nakaraan, mahigpit sa Tagaytay. Medyo mausisa daw yung mga checkpoints kapag hindi ka taga Cavite. Pero so far doon sa dinaanan namin, wala naman kaming nadaanang checkpoint. So, ewan ko lang sa may banda dito, pag galing ka ng Batangas tapos sa Payapa ka dadaan. Ito, naghahanap pa kami ng makakainan. Bumili ng pasalubong. Uwi na. So yun yung tapat na may checkpoint, no? So pag galing ka ng Batangas, Payapa, pag tinanong ka, hingin kayo ng ID. Pag hindi kayo mismong taga Cavite, most likely hindi po kayo patutuloyin. Okay, so ayun, dun sa dinaanan namin papuntang Cavite kanina, wala pong checkpoint dun. So yun, nakapasok kami ng Tagaytay. Pero itong pauwi na, since taga Batangas naman po kami, sabihin lang namin pauwi na kami ng Batangas. Papalusutin naman kayo with no other requirements na. Siguro, at the most lang is titingnan yung ID. Pero yun nga, kung papasok kayo ng Tagaytay and dito kayo sa Payapa dadaan, hindi po kayo makakalusot pag nadaanan nyo yung checkpoint na yun. But since doon nga kami dumaan sa may Laurel, walang checkpoint. So yun, nakapasok kami ng Tagaytay.
So if you're planning to ride to Tagaytay, might as well take the same route na dinaanan namin. Okay, so yun, dito na kami sa Taal. Dito ko natapusin yung vlog, mga sir. So sana nag-enjoy kayo sa aming ride. Long live the scooter!